Huwag nyo kaming duldulan ng ibang kandidato. Huwag nyo ipagpilitan sa amin. Tayo nga, sabi natin, matatanggap naman natin yan eh. Ano lang ang paraan? Sa isang paraan na magsasama-sama kayo sa likod ng isang tunay na kandidato. Sino yun? Si Lenny Robredo lang. Kita mo, yan din ang sinasabi ng mga sikat na analyst ngayon. Ngayon lang nila sinasabi yan. Tayo sa simula't sa poll. Yan na ang sinasabi nating barometro. Hindi na kayo paniniwalaan. Ano ang problema nyo? Ang problema ng gobyerno, yun din ang problema ng halos lahat ng kakandidato malibang kay Vice President Lenny Robredo. Sapagkat wala kang pagdududa sa pagkatao niya eh. Transparent siya. Katunayan, siya lang ang naglabas ng kanyang salin. Isinapubliko. Alinsunod sa ginawang paghingi ng kopya ng PCIJ ng Philippine, ano yan? Ano ba yung PCIJ? Ha? Kalimutan ko. Ako, malilimutin eh. Basta yan, grupo ng mga ano yan, ng mga journalist. Philippine Center for Investigative Journalism. Yan. Mingi sila, oh, pinasinulatan nila. Wala na. Yung iba, hindi na sila sinagot. Tinabla na sila. Kaya, mga kaibigan, mapatutunayan lang nilang hindi sila kandidato ni Digong nyo, labas nyo salin nyo. Bigyan nyo ng permiso yung PCIJ at ang ombudsman na ilabas, ipasa sa PCIJ. Ewan ko naman kung gagawin totohanan yan. Ha? Kasi alam nyo, hindi natin alam, pwede sila maglabas, fake. Di ba? Pwede nilang doktorin. Yun ang masama. Bakit? Nakapag-develop na kayo. Dumating na sa punto na meron na kayong tinatawag na credibility crisis. Yan ang tawag dyan. Nawala na kayo ng credibility. Yung credibility, napakahalaga niyan. Yan ang sinasabi natin. Yung para kapaniwalaan, kailangan meron kang credibility. Eh, palibasa, ngayon, marami rin ang yung mga ungas, di ba? Na hindi marunong magbase sa credibility at hindi nila naintindihan kung ano yung credibility na dapat meron nun ang mga taong pagtitiwalaan mo. Paano ka magtitiwala sa taong walang credibility? Di gago ka. Di ba? Halimbawa, uutangan ka. Alam mo yung tao, balasubas. Magpapautang ka ba sa taong balasubas? Ganyan din ang kandidato. Ipagkakatiwala mo ba dyan? Eh, balasubas yan. Yung kandidato. Na-establish mo yung ganong track record. O, yun, sinasabi natin. Nagiging track record mo yun, yung pagiging balasubas mo. So, pag masama ang track record mo, ibinoto ka pa rin, eh walang hiyang tao yung bumoto sa'yo. Kasing walang hiya mo yun. Tanga naman. Buti ka, marunong tong politiko. Magulang, di ba? Kasi, binigyan ka niya ng pera, nainganyo ka naman bumoto. Pareho kayong gago, pero ang kaibahan lang, ikaw bobo. Gago ka na, bobo ka pa. Butante ka lang, di ba? Kasi, yung ibinoto mong magnanakaw, baliwala sa kanya yun eh. Yung binigay sa'yo. Dahil una, hindi siya mamimigay ng sarili niyang pera. Kukunin niya yan sa iba. Kaya nga sila nagpapaligsahan pag eleksyon eh. Tiyo mo si Vice President Lenny Robredo, hindi sumasali sa ganyan. Bakit?
Nagpapaligsa niyan para makakuha ng maano. Tinan mo si Lacson, ang pinalabas nilang advertisement, si Rubina Gokongwei, di ba? Yung mga ano ha, yung mga ano tawag, oligarchs, di ba? Tapos si Teresita Angsi, si kidnap-kidnap, ha? Eh ano yan eh, pro-Lacson talaga yan eh. Di ba? Yan ang ginamit na pag dyan ka pumunta, parang may connect kay Lacson eh. Ah, nabuhay na naman si Teresita Angsi. Makakapangulekta na naman sila sa Chinese community, yung Binondo, mga kaibigan. Di ba? Eh si Teresita Angsi, talagang kay Lacson yan. Oh, mga kaibigan. Eh, sipin mo, yun ang pinakikita nila. Wala na kayo eh, basa na papel ninyo. Basang-basa na mga papel. Parang si ano yan, yung si Teresita Angsi, si Sandra Iscam. Diba? Sandra Iscam, oh, nasa ospital pa ba yan? Oh, Lacson din yan eh. Tingnan ninyo, lulutang yan pag si Lacson. Mga kaibigan. Ha? Eh, si Lacson ang kumanlong dyan, di ba, sa Senado? Kunyari, whistleblower. Hindi naman whistleblower yun eh. Nagkahiwalay sila nung kanyang dating boyfriend, papa, na police. Dahil nangungulekta siya sa wedding para dun sa ano na yon. Sa kanya, siyempre, hiwalay na sila, wala na siyang makukulekta. Di ba? Oh, tapos whistleblower daw. Hindi whistleblower yun, nagalit ka. Di ba? Oh, parang yung kaila Enriling ginawa no na kwan daw, EDSA Revolution, nauwi dun. Mabuti na lamang, mga kaibigan, eh, hindi nila naigiitan sarili nila eh, kasi ang gusto ng tao si Cory. Di ba? Nagsimula yung revolution na yun sa kudeta eh. Nabuko. Ang plano nila, sila kukuha ng gobyerno para sa kanila. Aagawin kay Marcos. Oh, eh nung walang taong dumating, mga kaibigan, at na dadamputin na sila ni Marcos, nagkulong, umiyak, tinawag ang media. Patapos, kwan, sinabi, nandaya kami, dina si Cory nanalo. Kaya nanawagan na si Cardinal Sin. O, lumabas na kayo. O, lumabas ang tao. O, pero, hindi sila nakaporma na. Ha? Bale, naligtas pa ngayon sila. Di ba? Sa kanilang plano, tangka na pagpapabagsak kay Marcos, pag-agaw ng kapangyarihan. Oh, naisalba sila, dapat malaki utang na loob nila. Ito naman sila, Tito Soto, gagamitin pa raw na team song ngayon, yung pinatutugtog natin, yung ano ba yung magkaisa, di ba? Si Soto gumawa noon. Kaya lang, kapal naman ang mukha nyo. Saan magkakaisa tao? Sa bulsa nyo? Tsaka sa tiyan ninyo? Magkaisa raw. Ano kayo, si Ninoy? Aagawan pa ng eksena si Ninoy eh. Yang kantang yan, hindi naman ninyo ginawa yan bago mag-edge sa revolution eh. Yang kantang yan, ginawa ninyo para makapasok din kayo doon sa kasalukuyang administrasyon noon, administrasyon ni Presidente Cory na. Wala nang panganib, di ba? Wala nang panganib, wala na si Marcos dito eh. Oh, kaya matapang kayong gumawa ng kanta, panahon na. At yun namang kantang yun, ang ginagamit para dakilain ang sambayan ng Pilipino at si Ninoy Aquino. Hindi para sa inyo yung kantang yun. Ah, kahit sabihin mong ikaw pa gumawa, di ba? Gagasgasin nyo lang yan para magmukha kayong bayani. Hindi naman kayo bayani eh. Bayad na.
Ha? Bayad na kayo. Kumbaga sa pelikula, napanood na kayo. Ha? Mga kaibigan. Oh, bayad na kayo. Naku, kakahiya, mga kaibigan. Pag ano raw? Simula na raw. Ito ang simula. Simula ng ano? Simula ng wakas ng mundo. Abay, magugunaw na mundo. Ngayon pa lang kayo magsisimula. Mga damuho kayo. Ha? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong